credit card, line of credit, car loan, house loan, at marami pang iba. Isa lang yan sa mga bagay na pwede magpabaon sa utang ng mga tao. Anyway, Reggie po pala ng Reggie Rich TV. Pag-usapan po natin yung mga bagay na pwede magpabaon sa mga tao dito. Okay? Stay tuned! So kung kayo ay bago dito sa Canada, unang-una kaagad nyo kailangan is secure ay karoon kaagad ng banko. At pag pumunta kayo sa banko, ang una kaagad ialok sa inyo credit card. Sabi nga nila para raw mag-build ng credit score. Talagang automatic compare mo sa Pilipinas na ano, bago ka magkaroon ng credit card, kailangan may trabaho ka. Dito, kahit wala ka pang trabaho, pagdating na pagdating mo, operan ka kaagad nila ng credit card. Tapos, marami pa sa kanila ang hindi lang isang credit card, nagkakaroon pa ng dalawa, tatlong at hanggang apat or even more pa siguro sa iba. At kapag kulang ang credit card, mag-a-apply naman din ang line of credit. Gagamitin din nila yung mga ang kanilang pwedeng mautang sa banko through line of credit. So dito, pagka may work ka at may maganda kang credit score, madali ka makakuha ng kotse at ganun din sa bahay. So basically napaka gaan or napakaluwag nilang magpautang dito basta may maganda kang credit score tsaka trabaho. Yeah. So ang utang ay parang baril. It could protect you or it could kill you. Kung hindi mo siya gagamitin ng maayos, pwede makapahamak sa'yo. Pero kung gagamitin mo siya ng maayos, pwede makatulong sa'yo. Yun ang utang. Bakit ba sila maluwag sa utang? Ang ibig sabihin, kahit wala kang work, basta may maganda ka lang credit score, pwede ka na ulit bigyan ng credit card. Maraming credit card na nag-aalok dyan. Punta ka na sa Walmart, Canadian Tire, o kung saan-saan pa, or kahit sa base mo banko mo, basta may maganda ka lang credit score, makakapag-apply ka na ng line of credit or ng credit card na kahit wala kang trabaho. Kasi kapag may utang ka, anong tendency mong gawin? Diba, magbayad. Para magbayad, kailangan magtrabaho. Sa trabaho, kumikita ka, nakatanggap ka ng cheque. Sa cheque mo, ang unang kumakaltas ay tax. Yun ang dahilan kung bakit sila maluwag sa utang or sinasabi nating madalas sila mag-offer ng utang. Kasi ang utang talaga ay pinapain nila sa iyo bilang paraan para maging tax machine ka sa gobyerno. So the more utang you have, the more tax machine you become sa gobyerno. So yun ang ano. Kaya huwag kayo magpapadala sa utang. Kung mag-utang mo kayo, gamitin nyo as paraan para kumita ng pera. Hindi para madagdagan ang liabilities nyo. Okay, gamitin nyo as pagdagdag ng asset, huwag liabilities. So ibig sabihin, pag umutang kayo, gamitin nyo, kunyari, bibili kayo ng bahay at gusto nyo ulit dagdagan yung bahay nyo para pangrenta ng mga sa mga alam nyo maraming kaya sa Susan Maria, dami kasi dyan na mga dumarating mga Pilipino dyan at kulang ang wala kasing house expansion sa Susan Maria. Tapos maraming mga Pinoy investor dyan na bumibili ng bahay para ano, paupahan sa mga kababayan natin o kahit sino, basta ano, gusto umupa doon kasi nga walang house expansion, kulang ang kabahayan at maraming tao po dumadagsa doon. Kaya minsan ano eh, pati apartment, mga taong may apartment, nagpapaupa na rin. Kasi nga, ano, kulang na kulang talaga sila, nahawa sila sa kababayan natin. So, kung gagamitin mo yung utang para sa ganun, okay no, kasi nag-generate ka ng pera sa bulsa mo. Anything na nagbibigay ng pera sa bulsa mo is asset. Anything na nagtatanggal ng pera mo sa bulsa mo is liability. So, kung gagamitin mo yung utang pang dagdag ng pera sa bulsa mo, that's good. Yun ang sasabi ko sa inyo na pwede makatulong sa inyo. Pero kung magbabawas lang sa pera nyo, then, ano, mapapahama kayo isang araw. Kaya huwag kayong kumuha ng maraming utang na hindi nyo naman din mababayaran. Kung ito'y nagbibigay ng pera sa bulsa nyo, okay. Pero kung hindi naman, huwag na. Okay? Ngayon, ang tanong, ano ba ang pwedeng paraan para makatulong mabawasan yung utang? Diba? Dalawa kasi ang paraan para mabawasan ang utang. It's either bawasan mo yung gastos mo or dagdagan mo yung income mo.
Di ba? Kaya lang, minsan, so, kahit dagdagan na income, kung talagang ganun pa rin yung ano, wala pa rin, di ba? Another reason, bawasan nyo yung tax. Pag binawasan nyo yung tax, ibig sabihin, meron pa kayong extra money ngayon na pambayad sa utang. So, yun. So, sa susunod na topic natin, ano ba yung mga paraan para makabawas ng tax? Okay? So, stay tuned. Panorin nyo lang itong episode ko kasi paiba-iba ang ating ano. So, stay tuned sa mga susunod nating video. Okay? Tandaan nyo, ang tao may kaalaman, hindi basta-basta naiisahan.